Hello guys, kumusta kayong lahat? This is Orge TV. Welcome to my channel. Sa tutorial na ito, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng Windows 10 sa inyong computer gamit ang bootable USB drive. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga latest videos. Ito ay gumagana sa halos lahat ng Windows Operating System or OS. Kaya kung plano mo mag-install o mag-reinstall ng kahit anong Windows OS tulad ng Windows XP, 7, 8, 8.1, at 10, maaari mong gamitin ang bidyong ito para maging guide. Basta sundan mo lang ang aking instruction. Basically, ang bidyong ito ay para sa mga naghahanap ng step-by-step guide kung paano mag-install ng Windows OS o kung mayroon kang isang computer at gusto mo mag-reinstall para maging bago muli at maging malinis ang storage drive. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang makabagong paraan o advanced version ng pag-install ng Windows OS na hindi na kinakailangan pumunta sa BIOS upang piliin ang USB na maging first boot device o boot priority. Kung matatandaan nyo, gumawa tayo ng bootable USB drive sa nakaraang video natin. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo na lang sa link na nakalagay sa ibaba. Ang USB drive ang karaniwang ginagamit na bootable device ngayon, kaya ito ang ating gagamitin sa bidyong ito. Halina at simulan na natin. Once na naisaksak na natin ang USB, ito ay ready na mag-install. Kapag pinasindi ang computer, mapapansin natin na kailangan nito mamili ng first boot device o boot priority na siyang papaganahin. Ang boot device ay isang hardware na naglalaman ng isang operating system para gumana ang isang computer. Tulad ng USB drive, optical drive, at hard drive. Sa ngayon, halos lahat ng mga motherboard ng computer ay bago na. Kaya naman karaniwan pinipindot ang F11 o F12 para makapunta sa boot menu. Kung gumagamit ka naman ng isang mas lumang motherboard at hindi ka sigurado kung mayroon itong boot menu, maaari kang pumunta sa BIOS sa pamamagitan ng pagpindot sa alinman sa F2 o delete button. Bago mag-start uploading, ay pindutin ang F11 ng maraming beses hanggang sa lumabas ang boot menu at piliin ang USB drive na in-insert natin. Kung mapapansin nyo, ang pangalan ng USB ko ay Transcend. Kaya ito ang dapat nating piliin sa boot device list. Ang UEFI o Unified Extensible Firmware Interface ay tumutukoy sa isang software program na nag-uugnay sa firmware ng isang computer sa operating system. Ang UEFI ay nagsisilbing kapalit ng BIOS. Tulad ng BIOS, ang UEFI ay naka-install sa time of manufacturing at ito ang unang program na gumagana kapag ang isang computer ay pinasindi. Hintayin lang natin na makapunta sa Setup Wizard. Ngayon, dito ay makikita natin na maraming drive partitions. Dahil sa gusto kong mapanibago ang mga drive partitions, ngayon ay didelete ko ang mga lumang partitions at pagkatapos ay gagawa tayo ng panibago. Just click its partition, then click delete, then OK. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong 279.5GB na unallocated space. At makikita din natin na may nakalagay na drive 0 sa lahat ng mga partitions. Kung mayroon ka namang bagong hard drive, ang tanging makikita mo lang ay 1 unallocated space. Pero tandaan na kailangan mo pa mag-create ng new partition para sa pag-i-install ng Windows OS. At maaari ka rin gumawa ng iba pang drive partition depende sa kung ilan ang gusto mo. Pagkatapos na ma-format ang drive, piliin ang drive na pag-i-install ng Windows OS. May mga pagkakataon na kapag mag-install tayo sa lumang hard drive, makikita natin na may naka-install ng OS at may mga partition. Maaari naman na hindi na natin burahin ang created partition. Ang kailangan mo lang gawin ay reformat ang bawat partition at pwede nang installan muli ng Windows OS.
Tandaan na sa prosesong ito ay mabubura ang lahat ng files na nakasave sa iyong hard drive. Kaya, dapat bago tayo mag-format, ay siguraduhin muna natin na mag-backup ng mga mahalagang data mula sa drive. Sa prosesong ito, kailangan mo mag-ingat at dapat alam mo ang iyong ginagawa. Sapagkat kapag na-format na ang drive kung saan nakasave ang iyong mahalagang data, ay hindi mo na ito marirecover. Ang mga data sa hard disk drive ay mga overwrite ng installation files mula sa bootable USB drive. Thank you.
Hanggang dito lamang at sana ay may natutunan kayo sa bidyong ito. Kung sa tingin mo ang bidyong ito ay nakatulong sa iyo, pakiclick naman ang like button at pakishare na rin sa iyong mga kaibigan o kakilala para ang bidyong ito ay makatulong din sa kanila. Kung ikaw ay may katanungan or suggestion, just comment down below. Thanks for watching, stay safe, take care, and God bless. Once again, this is Orge TV signing off.